1 Samuel chapter 1 verse 3. 1 Samuel chapter 1 verse 3, sabi po dito, "And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh." Opo. Ito po ay si Elkana. And this book, particularly this chapter po, kung familiar po kayo ay ito yung chapter na wala anak si Hannah. Na po. At on the book itself, ay sabi, lagi siyang kinukutsa eh, di ba? Nung kanyang kapwa. Ano ba tawag din, sir? Apo, na itong si Penina. So from time to time din, nagpupunta po sa church, sa tabernacle, sa congregation, ano? Apo. Itong si Hannah, dahil nga po wala siya. At ang sabi po dito, "To worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh." Po. "And the two sons of Eli," ito po yung propeta o yung priest during that time, no? Ay meron po siyang dalawang anak. At ang pangalan po ng kanyang dalawang anak ay si Hophni and then si Phinehas po. "The priests of the Lord were there." Sa madaling sabi, mga kapatid, inabutan na po nitong si Hannah nung time na to na ang priest ay walang iba kundi si Eli. Opo. Hindi po Eli, baka mamaya iba pagkakaano natin eh. Sa kabilang channel po yun. Opo. Tsaka patay na po yun. Opo. Hophni and Phinehas. So dinatnan na rin niya na yung dalawang anak ni Eli ay priest. Kasi po sila ay Levites. Opo. Mga kapatid, ang ating pong character this morning for the last chapter po ng ating preaching for this January, dahil by February po si pastor na po ang preacher, Hophni and Phinehas. Hophni and Phinehas. Ama namin Diyos na dakila, Lord, maraming salamat sa umaga pong ito. May lakas kami, Panginoon, para makapaglingkod sa inyo. At may puso kami, Panginoon, na pwede pong tumanggap na inyong salita. Lord, salamat po. May mga karakter po sa Biblia na hindi ito makakwento sa amin, kundi maging patunay ito, Panginoon, ng ginagawa mo. At ngayong maga, Panginoon, patawad po sa aming mga pagkukulang. Ang mahalaga po ngayong maga, Panginoon, ay ang kaligtasan at siyang pinagkakalob niyo po sa lahat. Sa mga tagapakinig at hindi, Panginoon, sa mga tagapanood. Kaya, Panginoon, kayo pong sumahari ngayong maga, maitanghal po namin kayo bilang Diyos. At sa kalagitnaan ito, Panginoon, wala po epekto. Tulad po ng aming mga karakter ng pag-aaralan, para masalamin namin, Panginoon, yung aming buhay. Kung kami, Panginoon, ay lumalakad dun sa buhay na naaayon sa inyong kalooban. Salamat po. Kayo ang madakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hophni and Phinehas. Makakapo na po tayo, mga kapatid. Sila po ay Levites. At nasa lineage po nila na sila po ay, ano ba tawag dito? Sila yung tumatanggap ng offer. Dahil sabi nga po natin sa binasa natin kanina, nung si Hannah, di ba, nagpupunta siya sa church, inaabutan na niya. Kumbaga, dinatnan na niya. Dahil ang pagkakabanggit po doon, kung di ako nagkakamali, ay nasa 10 na yung anak ni Phinehas bago magkaanak itong si Hannah. Sa madaling sabi, matagal na po na priest itong si Hophni at si Phinehas. Okay po? And during that time, ang nag-anoint po ay walang iba kundi si Eli. No, kasi anak niya yung dalawa eh. So, high priest na si Eli po yun. Sabi po dito,
Tignan po natin mga kapatid at ito po yung ating makita ngayong maga. So first point po natin, acknowledge God in everything. Okay. Acknowledge God in everything. And when we speak of everything, medyo himayin po natin ng konti dahil napakalawak po nitong everything na ito. Kaya mag-focus po tayo doon sa may pagiging or parenting stage. Parenting stage po. Dahil ito pong book or chapter 1 to chapter 3 ay magkasama sa same chapter at sa same mga verses itong klase ng parenting na meron si Hannah para kay Samuel at klase naman ng pagiging magulang ni Eli para dun sa kanyang dalawang anak. Okay po? At ibig sabihin po, hindi po aksidente na sa iisang book, magkaiba yung karakter, kaya nagkaiba na rin yung klase ng buhay nila. Apo. 1 Samuel chapter 2, verse 13. 1 Samuel chapter 2, verse 13. Sabi po dito, and the priest's custom with the people was, ito po yung inabutan na nilang batas. Ito po ay ginagawa na ng mga Israelites o Israel. That when any man offered sacrifice, ito pala mga Israelita ay nagdadala po ng kanilang offering. Apo. At kung babasahin po natin yung mga chapter o yung mga verses sa chapter 1 to chapter 3, mga kapatid, 3 times a year po silang nag-o-offer. Apo. 3 times. So, ibig sabihin, sa atin po ang piyesta, di ba, nung tayo ay unbeliever pa, 1 beses lang eh. Di ba? Kaya ka kung tawagin nila, naghahandog tayo dun sa, di po ba, yung mga nakaraan nating paniniwala. At ibig sabihin po, itong mga Israelites, nag-offer pala sila ng sacrifice dun sa may silo na nandun yung tabernacle, nandun yung congregation, na 3 times a year. Opo. 3 times. Madalas po. At sa madaling sabi, mga kapatid, ito pong si Hannah nagpupunta sa church, hindi lang para mag-offer. Kasi di ba, nagpe-pray nga siya na magkaanak eh. Opo, mas madalas magpunta ng tabernacle itong si Hannah. At dinadatnan na niya doon sa may tabernacle itong si Hophni tsaka si Phinehas. Dahil laman sila ng tabernacle eh. Opo, the priest servant came. Opo, while the place was in sitting, eto na po, dito na po nagka-problema. Ito po palang mga Israelites, pag nagdadala ng offer o pagka nagpapalambot ng karne, o habang pinapalambot itong karne, with a flesh look of 3 teeth in his hand. So ano po ang ginagawa nitong mga priest-servant? Pag pinapalambot yung karne, may dala-dala silang tinidor. At yung tinidor po na yon may 3 ngipin. Malalaki po yun. Kaya pala siya may 3 ngipin, yung tinidor. Dahil pag pinapakulo yung karne, pumupunta doon yung mga preservant, kumukuha sila nung taba. Nung karne. So ano po ang problema doon? Mga kapatid, offered a sacrifice. Ibig sabihin, hindi para sa kanila yun. Pero ang ginagawa nito mga preservant ay ano? Kinukurap. Ang term po sa Tagalog, pinag-iimbutan eh. Apo. Would you imagine mga kapatid ha? Hindi para sa kanila. Pero ano thinking? I-offer nyo yan eh. Bago nyo i-offer yan, abay, teka muna. Pipilian muna namin. Diba? Hindi magandang ugali. Bakit po? Kasi yung offering para sa Diyos eh. Old Testament, ginagawa na nila yan eh. So ano naging failure nung magkapatid? Naging corrupt. Bakit sila magdadala ng tinidor kung wala naman silang kukunin? So ibig sabihin, talagang intention nila na ano? Kunin. Yes? Kasi alam nila na 3 times a year eh. Nakaplano yung magkapatid. Magkasabwat. At saka alam nila kung kailan i-offer. Alam nila kung kailan dadalin. Nakakalungkot mga kapatid, ano?
Alam mo yung para sa Panginoon, ha? Minsan may tinatabi ka ng first fruit. Kaso may nakita ka na sale. Ay, patayin na. Di ba? Tapos ang ikakatwiran natin sa Panginoon, hindi natin na-settle yung first fruit. Di ba? Nagkaroon ka ng blessing ng 1 week. You have Monday to Saturday. Tapos pagdating ng Sunday, wala kang dalang offering. You offered a sacrifice. And it should be, kasi yun ang deserve ng Diyos. Di ba? Dapat kung gano'n tayo katapang na kumulang mga hulugan ng mga gusto natin o ng gamit. Di ba? Dapat mas matapang din tayo sa Panginoon na Panginoon. Abe, kakalimutan ko muna yung mga gusto ko. Uunahin ko kayo. Di ba? Eh, yun ang deserve ng Diyos eh. Sitting, mga kapatid, pinapalambot pa lang. Gusto nang kumuha o piliin na ang mangyayari ngayon, yung pinagpilian, yun ang mapupunta sa Panginoon. Di ba? Ang pangit. Parang, alam mo yon. Sabi nga nung nakaraang preacher eh, kung ikaw ay nagtatrabaho, nakasama mo, amo mo, sigurado ayusin mo trabaho mo eh. Siyempre, mahiya ka, hindi amo mo eh. Eh, paano kung wali amo? O di, hindi na natin naayusin ang trabaho natin? Di ba? Dapat ganun din po ang pag nag-o-offer tayo sa Diyos. Amen. Nakikita man tayo ng Diyos o hindi, dapat yung offer natin sa Panginoon ay ano? Maayos. Amen. Dapat yung tama. Rich. Hindi yung binawasan mo na bago mo ilagay sa sobre. Di ba? Amen. Eh, yun po. Sitting, there is a flesh look. May tinidor. Talagang gusto. Opo. Nung mga nakarang sa trabaho ko po, pag inasign yung mga bata na magdadala ng offer, way back, 2005 po yata yun, hanggang 2008. Friday, i-assign yung mga bata na may dadali na ganito. So, ang magiging, excuse lang po ha, ang magiging misa, ay Tuesday. So, dadaan pa yung Monday. Eh, dahil kami po ang in-charge, ang gagawin nung nagpadala, dahil yun yung may-ari, eh, padadala yung mga niready. Yung para dun sa offer nga. Eh, bago po pala ibalot, bago talian, marami na may saging eh. Buwasan muna natin na isang piling. Eh, gusto ng anak ko ng masanas, pahingin mo ng isa. Opo, and I have seen that, mga kapatid. Hindi po tayo gumagawa ng kwento. Matagal po ako dun sa may pinagtrabahoan ko na yun. At ganun po ang sistema. Binabawasan muna bago ibigay. At matagal din po akong sakristan. Kaya alam ko po ang buhay doon. Opo, binabawasan po. Eh syempre, parang naman hindi ka na bumili. Yung 10 noodles, eh, hindi na kaya dun sa plastic. Dagawin nating 6. O, may nali 4. Di ba? Eh kami magbabalot yan eh. Ano ba mali nila dyan? Alam niyo mga kapatid, ang totoo minsan, nahihiya tayo kasi nakikita tayo ni Pastor. Pero ang tama palang thinking, nakikita ko ng leader ko o hindi, gagawin ko pa rin yung tama. Kasi hindi naman habang panahon, nandiyan si Pastor. Paano po kung si Isel na po ang pumalit kay Pastor? February 20, magpipreach na po yan. Kaya si Ate Sel, kinakabahan na, tsaka si Ate Kleng. Mga kapatid, when we offered our sacrifice to the Lord, see to it po na ito ay ano, yung best natin. Amen. Yung kumpleto. Kasi hindi po dumaan ang isang linggo na puro sumpa lang ang tinanggap natin sa Diyos. Sigurado pong nakatanggap tayo ng pagpapala. Di ba? At hindi po pinadaan ng Diyos yung isang linggo na lagi na lang tayong kawawa sa buhay. Napakadami po nating i-offer sa Diyos, mga kapatid. Ang nakakalungkot yung magkapatid na to si Hopi tsaka si Pinehas, ganun pa yung thinking. At mamaya po, tignan po natin yung mga susunod na kabanata dahil nakakakilabot. 1 Samuel chapter 2, verse 14, and he struck it into the pan. So pag nahango na yung karne, malambot na, malamig-lamig na. Ano po ang ginagawa? Or kettle or cauldron. Pag nandun na, ayun na, pinipilian na. Ay, eto.
Yung karne na to, medyo maitim. Oh, hindi ko kukunin yan. Kukunin ko yung liyempo. Ayoko nung sigangin. Di ba? Hindi naman ako aso para kumain ng buto. Kukunin ko yung mga may laman. Di ba? Corrupted. All that the flesh looked brought up the priest took for himself. Yung mga dinala nitong mga nag-offer na iniisip mo na para, Lord, dadaling ko po ito para sa inyo. Eh nung meron ng pinagdaanan para immigration, no? Ay, di ba sa immigration? Hindi, sa immigration din, di ba? Naalala mo si tatay, di ba? Nung nagpapadala tayo ng si Charon. Bawal. Oh, bawal sa immigration before ang si Charon eh. Hindi babalik sa'yo yun, pero kukumpiskahin nila. Pupuntay sa kwarto. Eh, nandun na yung mga suka, nakaredy na yun. O, sarap na yan. Eh, bawal sa Saudi eh. Eh, dito hindi bawal eh. Di ba? Yung tuyo, bawal din sa ibang bansa yan. Before. Nito-nito na lang yan eh. Oo. Oh. Di ba? Bawal sa immigration. Pero dahil nasa Pilipinas ka at Pilipino yung mga nandun, abay, pwede sa atin. Di ba? Pinipili, mga kapatid. Ang napupunta sa Diyos, yung mga latak. Di ba? Eh, sir, happy birthday po. Sakto, may pinagliitan po na pantalon yung tatay ko eh. Ito po yung regalo ko sa inyo. Di ba? Eh, ang dami namin naging gastos. Ba't pa kami mag-offering? Ba't kami mag-first fruit? Eh, tanong, sino ba walang gastos? Di ba? Sino ba hindi gumagamit ng pera? Lahat naman po tayo, kailangan natin ng pera. But there are those Christians na ano, kahit maraming gastos, kahit maraming iniintindi, kahit maraming obligasyon, but they keep on offering to the Lord. At yun ang pinagpapala ng Diyos. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos, mga kapatid, hindi mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan maging magaling. Kasi napaka-basic po ng pagbibigay. Kaya mong tumayo rito, kaya mong magpakanta rito eh. Kaya mong magpunas ng upuan eh. Pero when you speak of giving, nagkakatalo dyan. Bakit yung iba pinagpapala ng Diyos? Kasi yung sekreto, pinanghawakan nila. And that is giving. That is providing offering for the Lord. Di ba? Pag malambot na yung karne. Di ba? Ipili. So they did in Shiloh unto all the Israelites. Sakit po nito? Hindi po pala isa lang. Ano yung term sa Tagalog? Yung pag-asa ganyang kulimbat. Hindi lang pala isa na nagpupunta doon. Nakalagay po mga kapatid doon, lahat po pala. Iniisipan, ginagawa nung magkapatid na, ano ba tawag doon yung miningi ka? Kayo kikil. Di ba? Yung wala kang pinagpaguran, hindi mo siya pinaghirapan, pupunta ka, oy, ay sandaan. Di ba ganyan sa mga high school? Yung mga medyo maano katawan kaya, ay sandaan, ay mo, ha? Yung ba inoobliga ka? Ayaw, kotong. Mga kapatid, lahat po. Lahat nung nag-o-offer, ganon ang naging trato ng magkapatid. Eh, sabi ko nga dun sa may, nung nag-uusap po tayo eh, di ba, hindi po ba nakakakilabot ito, mga kapatid? Nakakatakot po eh. Yung misa niya lang, sasabihin mo na sa Lord na ito lang naging blessing mo, pero ang totoo, di ba? Unto all Israelites, ginawa pala sa lahat ng nagdadala ng offering. Verse 15. Also, before they burnt the pot, o bago nila i-offer, the priest servant came and said to the man that sacrificed, so kinakausap, give flesh to roast for the priest. Huwag kayong magdadala ng offer na ano, luto. Ba? Ayaw ng luto. Bakit kaya ayaw ng luto? Sabi po doon, no?
For he will not have sodden flesh of thee, but raw. Ang gusto daw, hilaw. Kung sa practical na bagay na pag-uusapan, dapat kung tatanggap, mas madali yung luto. Kasi isusubo mo na lang yun eh. Pero ang sabi ng preservant ay ano, dapat ang dadali nyo ay hilaw. Bakit? Pag kasi hilaw, pwede nilang iadobo, pwede nilang ipirito. Eh, totoo po. Yes. Pwede ikaldareta. Tingnan nyo thinking ng magkapatid. Pwedeng isisig. Kaya pala ang gusto, hilaw. Huwag eka kayong magdadala ng offer na ano, naluto. Kasi pagkahilaw, marami pa silang pwedeng gawin. Pwede pa nilang itabi yun. Hindi katulad ng luto. Di po ba mga kapatid? Ang galing magplano. Yun nga lang, sa hindi magandang pagpaplano. Ang maganda kasi sa buhay, mga kapatid, dapat kung magpaplano man tayo, yung magandang plano na. Dapat nakasama yan sa plano natin eh. By this year, dapat nag-improve na ako ng commitment ko sa Lord. Dapat hindi pa baba yan. Di ba? Kapatid, hanggang ngayon, nakakalangap ka ng masarap na hangin. Ang dami mo nakukuhang biyaya sa Diyos. Nag-iintay ka na lang ng promotion sa trabaho. Di ba? Tapos, ang gusto, ikukurap. Kaya pala hilaw. Di ba? Alam mo yon, nakakahiya sa harapan ng Diyos na niloloko mo yung sarili mo para lang sa sarili mong kagustuhan. Eh siguro pag naamoy nila yung taba, di ba, nung karne, eh kahit sino naman siguro sa atin eh. Di ba mga kapatid? Bakit yung baboy, giliw na giliw tayo? Nakikita mo kung ano-ano inaarumbang ng baboy, kung saan nahihigayan. Pero kapag kanilitso na, nag-uuna-una kay sa balat. Oh. Pagka adobong daga, ayaw nyo. Pagka kulites, ayaw nyo. Pagka second, ayaw nyo. Pero pag narinig nyo na ang ulam ay baboy, oh. Di ba, wow, baboy ulam. Talap-talap. Nakakatatlong extra rice pa kayo sa kainan. Gusto hilaw. Para yung plano nila, may magawa pa silang hindi maganda sa harapan ng Diyos. Na kung tutuusin, hindi naman para sa kanila. Bakit po mga kapatid, ano ba ang sabi ng Panginoon? Sa Leviticus chapter 3 verse 16, and the priest shall burn them upon the altar. Ito po yung offer. Ito yung fat. It is the food of the offering made by a fire. Sinusunog nila yan eh. Kaya nga naalala nyo, di ba, nung i-offer si Isaac, naglagay ng apo, di ba, nagsalansa ng mga kahoy itong si Abraham eh. Kasi ganun ang offering. Apo. For a sweet savor. Yung pala yun. Apo. Kapatid, napakabangong samyo pala sa Panginoon yung offering. Kaya ang Kristiyano pala, deserve talaga ng Diyos na ano, tayo yung nag-o-offer. Kaya dapat pagka pupunta ka ng Linggo, hindi na kailangan i-memorize yan. Dapat hindi na inaabutan ng sobre. Hindi ba? Hindi ka na dapat inuobliga. Sweet savor. Ano gusto nyong amuyin? Yung pinirito na malantong, isang linggo ng nasarep, tsaka mo iniluto. Di ba? Wow. O gusto mo yung bagong katay. Di ba? Sweet savor eh. Doon pala natin nalulugod ang Diyos. Lord, pinaghirapan ko po ito sa trabaho ko. Matagal ko po inipon. At dahil mahal ko kayo, Lord, I'll give it for you. Amen. Di ba? Panginoon, busy po ako sa trabaho, marami po akong ginagawa eh. Pero dahil mahal ko kayo, Panginoon, isesettle ko po yung aking first fruit. Sweet savor.
all the path is the Lord's. Para lang sa Diyos. Kaya nga dapat ina-acknowledge natin ang Diyos sa lahat ng bagay eh. Amen. Hindi po ba mga kapatid? Kasi pag sinabi mo na ilang aspeto lang, eh paano naman yung kakulangan mo? Di ba? Eh di ba lagi natin sinasabi na ang kakulangan natin, tanging Diyos lang ang makakapagpuno. Lalo na nasa ganito tayong karakter. Sweet savor mga kapatid. Di ba? From time to time na every Sunday na pupunta ka dyan na ikaw ay nag-o-offer. Abi, alam mo yun, nakakaamoy pala ng mabangong samyo ang Diyos. Nalulugod pala natin siya. Di ba? Meron pong pamilya. Mayaman po. At itong pamilyang mayaman na to, nasa kanila na po lahat. Maliban kay Daniel Padilla. Maganda yung misis niya. Maraming pera po. Mayaman, sa madaling sabi mga kapatid, sir, yung sasakyan, sabi ko nga sa inyo, alikabok pa lang, kayamanan na. Ngayon, itong mayaman na pamilya na to, meron silang kapitbahay. At itong kapitbahay naman nila, mahirap. Tapos palad po. Ang pagkakaiba lang nila, itong pamilya na mayaman, yung mga anak niya, puro payat. Puro payat po ha, payat. At itong pamilya naman ng mahirap, yung mga anak naman niya, puro malulusog. Ano po, parang baligtad po ano. Kaya isang araw, itong padre de pamilya ng pamilyang mayaman, nagsuplong po sa korte. At ang idemanda niya, itong pamilya ng mahirap. At ang nakalagay po doon sa may reklamo na isinampan niya, kaya daw matataba yung anak nitong mahirap, lahat ng niluluto nilang pagkain na masasarap, naaamoy nitong mahirap. Opo, naaamoy po. Kaya daw po malulusog yung mga anak. Ngayon, ayan, parang ganyan po sa korte. Nung sinampan na ganon, nagtanong itong abogado nung depensa, yung abogado nung sundalo. Kasi kasama nung mayaman yung pamilya niya, kasama din nung mahirap yung pamilya niya, saka yung mga kaibigan niya na mga magsasakat mahirap din. Sabi nung abogado, yung isinampan niyo pong kaso, 100,000 po yung babayaran namin dun para dun sa kliyente namin. Sabi niya ganon. Paano niyo po nalaman na yung inabot nung lahat o nung suma nung babayar o nung danyos nung kliyente ko ay ganong kalaki, samantalang hindi nyo naman alam kung gaano karami yung naamoy nila na pagkain na masasarap sa inyo? Kasi baboy, baka, manok, araw-araw, sir, yun ang ulam ng mayaman eh. Ngayon, basahe ka, yan ang reklamo ko. Sagutin niya yan, bayaran niya yan, yung danyos, kasi mga anak ko, puro payat, puro sakitin. Sabi ng mayaman. Ngayon, ito po palang mahirap na pamilya, sundalo po pala yung tatay. Habang nagko-cross examination, no? Yan, andito yung sundalo, nandyan yung judge, di ba? Tapos nandyan yung mga abogado. Napakadali lang nung sinabi ng sundalo. Babayaran po namin lahat kung magkano man danyos na gusto nyo para dun sa may amoy na sinasabi nyong ninakaw namin. Matapang yung sundalo. Sumagot yung abogado nung, paano ba bayaran? Eh, mahirap lang kayo. Ginanong kaagad nung abogado. Alam nyo mga kapatid, habang nagsasalita yung abogado, biglang may kumalansing sa likod. Napakaingay. Opo, malakas po. Talagang maingay na maingay po. Ngayon, habang magkaganon, di ba, nagka-cross examination eh, nagtinginan lahat ng mga tao. Lahat ng pamilya ng mayaman, yung kagrupo niya, nagtinginan doon sa likod. Hearing. At alam niyo po kung ano po yun. Sige po, next Sunday po, kukwento sa inyo. Nakuha niyo na po ba? Alam niyo po kung ano yung maingay na yon, mga kapatid, ito po palang anak ng sundalo, inutusan siya na maglagay ng mga barya sa isang planggana o isang batsa. At ang ginawa ng magkapatid,
dun sa may likod na hindi nakikita ng mga tao, ibinuhos nila yung barya. O, nakuha nyo na po. O, sabi nung sundalo, bakit po kayo lumingon sa likod? Eh, maingay eh. O, bayad na po kami. Nakuha nyo po. Bayad na po kami. Eh, bakit? Kapatid, mga barya, di ba? Pag ginaganon yung mga barya, ang ingay eh. O, ngayon po, kayo naman ang magdadaan nyo sa amin. Bayad na. Yung sundalo. Sobra pa. Yun, yun niya, ma'am. Sobra pa po. Eh, paano nyo ikanala? Eh, narinig nyo po eh, di po ba? Kasi nireklamo niya yung amoy eh. Oh, ngayon, bayad na kami. Bakit? Narinig nyo po yung mga kalansing ng barye. Bayad na kami. It's a sweet smelling savor, mga kapatid. And that's a logic. Di ba? Yun ang bayad. Opo. Yung kalansing ng mga barya. Eh, ang hirap, hindi niya pwedeng bilangin kasi pag hinawakan niyo yun, ibang usapan na yun. Di ba, ganun din yung sa amoy. Mga kapatid, from time to time po na tayo ay mag-o-offer sa Diyos. No? Ang lagi po nating isipin na Lord, ang motibo ko rito ay para makapag-glorify sa inyo. Makapag-glorify sa Diyos. At alam niyo, mga kapatid, all the path is the Lord's. Sa madaling sabi po, lahat po ng bagay na tinatangkilik natin, lahat ng bagay na meron tayo, ay galing sa Diyos at para sa Diyos. Di ba? All the path is the Lord's. Yun ang tama eh. Kasi pag sinabi natin na hindi, malaking problema yun, mga kapatid. Kaya ang ginagawa nitong si Hophni at si Pinehas, pag nagpupunta doon yung mga tao, no, bukod sa pumipili, eto pa mga kapatid, yung matindi. 1 Samuel chapter 2, verse 16. And if any man said unto him, ito yung nagdadala sila ng offer, let them not fail to burn the pot presently. And then, take as much as thy soul desired. Gawin natin ganito. Bihayaan nyo muna kami na makapag-offer sa Diyos at saka na lang kayo kumuha. Yun ang sinasabi eh. Pero tignan nyo po yung sagot nito mga pre-servant. Then he would answer him, sasagot, nay, ay babae po pala. Hindi po, nay po yun. But thou shall give it to me now. Bigay mo na sa akin ngayon. And if not, at kung ayaw mo, I will take it by force. Nananakot pa. Sa ayaw at sa gusto mo, ibigay mo muna sa amin yung pot o yung offer bago mo or bago sunugin. Tindi po ano. Sa ayaw at sa gusto mo, ibigay mo sa amin. Kumbaga sa pilitan na. Di ba? Eh, by force po eh. Ano, gusto mo masaktan o hindi? Ah. By force. Noong una, inuobligan nila na dumaan sa kanila yung offer. At nung mga sumunod, hindi lang siya basta inuobliga. Sa ayaw at sa gusto mo, wala kang choice, wala kang magagawa. Ah, na ano? Bigay mo sa amin. Corrupted niya eh, mga kapatid, di ba? Corrupted. Kumbaga, ang nangyari, puwersahan. Which is hindi maganda. Anong naging move ni Hana nung hindi siya magkaanak? Tahimik. Nagpupunta dun sa church. Nagpe-pray. Sa pantalang itong mga free servant, anong ugali nila? Manlamang. Angkinin. Yung hindi naman para sa kanila. Mga kapatid, nakakakilabot. Ito yung direkta na ano, ninanakawan mo ang Diyos. Ninanakawan ang Diyos. At ito po yung masaklap-saklap. 1 Samuel chapter 2, verse 17.
Wherefore the sin of the young man was very great. Would you imagine? Yung dapat na tao na iginagalang hinahangaan mo, yung pa yung ano, yung tao ang gumawa ng ano, hindi, di ba sabi natin, Levite sila eh. People and Israelites were expecting na ano, ay matitino itong mga ito, sagrado sa kanila ang offering. Di ba? Was very great before the Lord. For men abhorred the offering of the Lord. Ano pong nakalagay doon? Kasuklam-suklam. Di ba? Yung kanina, okay-okay pa eh. Baka ilang beses lang na ginagawa na pumipili nung karni eh. Di ba? Baka minsan ang natitinidor ay pork chop lang eh. Pero yung lagi na liyempo, ibang usapan yun. Di ba? Ayaw nung yung ginagamit sa tokwa baboy, yung mga batok ba yun, yung mga ganon. O kasi may mga malalambot yun na mga ano eh, gitid ba yun? O mga ganon, di ba? Lalo na kapag medyo may edad, hirap kumain eh. Eh kapag bata-bata ka, okay lang yun. Ang problema, madali ring umasim ang sawsawa nun. Lalo na kung lalagyan mo ng suka. Kasi kakainin, sisipsipin niya, di ba? Madaling umasim. Abhorred before the Lord. Gumawa ng record itong magkapatid. Yun nga lang, hindi magandang record. Very great. Mayinan pa yung maririnig mo na gumawa ng magandang record na talagang very great. Na alam mong dating may trabaho, nag-resign para gumawa sa lote. Di ba? Yun ang very great. Na alam mo na walang trabaho, pero ang offering, di ba, ang first fruit ay priority. Yun ang very great. Di ba? Alam mong may trabaho ng Sunday, pumapasok ng Sunday, pero dahil alam niya nagawain to ng Panginoon, abay, ma-absent sa trabaho. Yun ang very great. Di ba? Pipiliin pa niya yung mga i-offering. Ayaw ng mga lukot-lukot. Yun ang very great. Oh, pinaplansya pa yung pera bago ilagay sa sobre. Yun ang very great. Yun ang dapat hinahangaan. Abhorred. Kakaya. Kakaya. Lumipas yung panahon na itong magkapatid, ganun na lang yung nakasanayang ginagawa. Nanguumit. Nanguumit. Number two, confess our weakness to God. Confess our weakness to God. 1 Samuel chapter 2 verse 22. Now Eli was very old. Ito na po. Si Eli po ay may edad na. No. So madaling sabi mga kapatid, hirap na po itong si Eli. At ang sabi po sa description sa Bible, malabo na po yung mga mata ni Eli. Apo, hindi na po siya nakapunta ng ophthalmologist. Sa sobrang busy po kasi prese. And heard all that his son did unto all Israel. Nakarating na po pala kay Eli yung pinagagagawang hindi maganda nung dalawa niyang anak. So what's the point? Kung kailang maedad na si Eli, saka siya na problema. Diba yung sa preaching kahapon, sa dedication? Ang hirap nung kung kailang maedad ka na, yung anak mo, nag-iipon ka pa ng pera. Bakit ka nag-iipon? Susunduin mo ron sa police station, nag-iipon ka ng pampiyansa. Samantalang nung kasan ng mga anak mo, hindi mo dinala sa gawain ng Diyos. Oh. Pagka magpupunta sa'yo, pera-perahan lang naman dyan sa simbahan na yan, kaya ayaw mo papuntahin. O yun, napunta din sa pera-perahan, puro inuman ang inatupag. Nasira ang buhay. At kung kailang maedad ka na, tsaka ka ano, namamroblema. Dapat itong stage na to, ano, si Eli, paupo-upo na lang. Di ba? Dapat nag-oversee na lang siya eh. Oh, what happened there? Namamroblema si Eli. Kung kailan siya maedad na. Bakit? Maraming pagkukulang si Eli as parent. Kasi ang priority mo bilang leader ng bahay, ano, your family. And that is your first ministry. Amen. Hindi yung kapitbahay mo. Namamroblema. Eh, hinayaan niya eh.
Di ba? Hinayaan niya eh. Bakit niya pinahintulutan? Yun yung tanong ko eh. Bakit niya pinahintulutan na mangyari na nagkaganon yung mga anak niya? Eh na kung tutuusin, ipristong mga ito. Alam niyo mga kapatid, ang paglago, hindi dyan nakasalalay sa katabi mo. Wala kay pastor ang paglago mo. It's your choice. Lady's choice. May edad na. Tsaka na mo problema. Kaya nga ang parenting, di ba? Pag malilit pa yung mga anak mo, hanggat maaari, subaybayan mo yung mga yan. Aturgahin mo yung mga yan. Ayaw magsimba, isama sa gawain. Ayaw mag-offering, turuan mong mag-offering. Di ba? Was old. Eh ayaw pong gumising ng maaga eh. Kaya po kami laging late eh. Abay kapatid, kawawa ka naman. Yung mga anak mo pala nasusunod. Dapat nagbaliktad kayo. Di ba? Ma, simula sa susunod, kami na bahala sa buhay namin. Maupo ka lang dyan. We're the boss. Di ba? Binata talaga ni mga anak. Naku po, mga kapatid, iniintindi pa rin. Eh paano pag nagpamilya yung mga iyan? Ang totoong buhay, wala sa pag-aaral. Wala sa pag-upo. Pag may pamilya ka na, yung mga sinasabi mo na yan, pag nangyari sa'yo, sabi ko sa iyo. Was very old. Namamroblema na si Eli. Sayang yung mga panahon na nagdaan. Hindi na pwedeng ibalik. May edad ni. At nakarating na po sa kaalaman ni Eli yung mga pinagagagawa nitong magkapatid. Kasi imposible namang hindi makarating. At lalo nga po sila ay nasa lineage ng ano, ng mga priest. And how they lay with the woman that assembled at the door of the tabernacle of the congregation. Kangina, tinatanggap lang, pinipili lang nila yung mga karne. Yung mga gusto nilang tinituring, kinukuha lang nila. Tinatakot lang yung mga tao by force na ano, sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko yan. Pero what happened na mas mabigat at masakit sa loob? Ano po yon? Yung mga babae na nandun sa church, ay ano, ang nakalagay dun sa translation sa Tagalog na tinignan ko ng paulit-ulit, sumisiping sila doon. Disenting magsuot. Magaling magpayo. Magaling magsalita. Ano sabi doon? Maging faithful ka sa partner mo. Mag-stick ka sa isang karelasyon mo. Pero ano totoo? Natutulog doon nakasama. Lay with the woman. Mag-iingat po tayo sa ganito, mga kapatid. Baka mamaya magaling lang tayong magsalita. Di ba? Samantalang ikaw pala, ganun ang ginagawa mo. Mga magulang, huwag niyo pong hayaan yung mga anak niyong babae na nagpupunta dyan yung mga manliligaw niya, lalo natutulog sa gabi dyan. Alam niyo yung tama. Bakit pagdating sa ganyan, sensitive tayo? Ayaw niyo po bang nadidiscuss yan? Dahil totoong nangyayari na po yan? Nung ipinasa sa atin ng mga ninuno natin, hindi naman tayo ganyan ah. Bakit pagdating sa ganyan, lumata na tayo? Ano ba tawag dyan? Consentidor ba yan? O gusto nyo kung kailang may edad na kayo at saka kayo mga problema? Di ba? Ang gagaling magsalita. Pero siya pala nagpupunta doon sa boyfriend. Siya pala nagpupunta doon sa girlfriend. Kaya anong nangyari? Eh sabi naman po eka eh, manligaw yung, di ba, doon sa may bahay eh. Eh pinayagan naman ng magulang. Ang problema, naliligo pala, wala doon mga tao. Ano ngayon ang nangyari? Nabuntis. O nung nabuntis, iniipit. Nahihiya eh. Oh, pagkaraan ng ilang panahon, lumaki, ipinalaglag. Oh, nung nalaglag yung bata, ang masama, na-infection yung babae, namatay din. Tatlo pa yung naging problema. Lay with the woman. At mga kapatid, congregation po ito, church po ito. Ang punterya pala ng magkapatid, hindi lang basta pagkain. Yung palang mga babae. Alam mo, minsan, mahirap magsalita. Pero pag sumikapan po natin, mga kapatid, huwag tayo yung, ano, alam mo, yung righteous
na ang galing-galing mong magsalita, ang galing-galing mong magpayo. Pero alam ng tao na ikaw, nagpupunta ka dun sa boyfriend mo. Nagpupunta ka dun sa girlfriend mo. Lay with the woman. Yun po ang nakalagay. At sa aming mga men, hindi po kami exempted dito. Hindi po kami exempted. Lahat po tayo mga kapatid, hindi po tayo exempted. Kaya ngayon, point number two natin, di ba? Confess our weakness. Kasi talagang papunta po eh. Hindi ka madali ng diablo sa pera. Hindi ka nadali ng diablo sa kapangyarihan, sa posisyon, sa ranggo, sa trabaho. Levite po ito, mga kapatid. Hindi po tayo exempted. At papunta po talaga tayo sa ganyan. Pero hanggat maaari po, pag sumikapan natin na ano, kung kaya po natin, ayun, confess, lagi sa Panginoon, Panginoon, ito ang kahinaan ko, ito weakness ko, ito limitation ko, Lord, tulungan mo ako. Di ba? Kung talagang hindi kayo makatest, mga kapatid, I suggest, magpa-counsel kayo kay Pastor, magpakasal kayo, tapos. Yes! Di ba? Lay with the woman. Matatanggap mo pa yung karne eh. Kasi madali naman, lalo sa panahon natin ngayon, madaling bumili ng karne. Punta ka lang sa Affinity, puro may mga karne din doon. Diba? Ang dami nagro-rolling dyan. Pero ito po, ibang karne na po yung pinag-uusapan dito. Yung pagiging karnal. Lantaran, mga kapatid. Lantaran. At hindi po maganda. I-confess po natin yung ating mga weaknesses sa Diyos. At nung nakarating kay Eli, sabi niya doon, and he said to them, why do you such things? Bakit ginawa niyo yan? Kinausap na niya yung dalawang anak niya, si Hophni at si Phinehas eh. For I hear of your evil dealings. Abay mga anak, nakakarating sa akin yung pinagagawa niyong hindi magaganda. Imposible hindi makarating sa akin yan. By all these people. Di ba? Siguro. May mga intelligence din dito si Ila eh. Kasi ang mga pastor may intelligence din dyan eh. Di ba? Nakarating sa kanya. Mga anak, hindi ba kayo nahihiya sa pinagagawa nyo? Sabi, alam mo, yung dumadalo ka sa gawain ng Diyos, na ang tingin mo sa sarili mo na ikaw ay laging righteous, samantalang yung mga kapitbahay mo, inis na inis sa iyo. Ayaw ka nakikita ng kapitbahay mo. Bakit? Ang tingin mo sa sarili mo, righteous ka eh. Dapat ikaw na pumalit sa trono ng Diyos. Diba? Kaya nga, tinanong niya eh. Oh, tinanong niya, diba? Bakit tinayaan nyo? Bakit dumating tayo sa punto na ganito, mga anak? Samantalang kung totoosin, mga kapatid, lumaki sa tabernakel. Itong si Hophni, tsaka itong si Phinehas. Eh, priest ang tatay nila eh. Kaya pansinin nyo, yung mga sumunod na book, ano hinahanap na ng tao? Hindi na priest. Ito sa king. Bakit? Napansin nila na yung mga, ano, yung lineage na sumunod na ng mga Levites, hindi na magaganda. At kung nabasa nyo yung book na yan, alam nyo si Hannah, ipinagpatahi pa niya ng magandang balabal itong si Samuel. Magkaibang magulang, pero tignan nyo si Samuel. Kasi inoper siya. Buhay ang inoper ni Hane. Opo. Kaya ang ganda, di ba? Kaya si Samuel lumaki na kay Eli eh. Doon na kasi sa nakastay, natatandaan nyo nung nakahiga si Samuel, di ba? Yung may tumatawag sa kanya, Samuel, Samuel. Tumayo siya, bumangon siya. Akala niya ang tumatawag sa kanya, si Eli, hindi naman pala eh. Pangalawa, tinawag siya ulit, hindi rin daw eh. O nung pangatlo, ha? Nakapag-isip-isip na si Eli. Si Samuel na pala ang kinakausap ng Diyos. Hindi na ako. Nawala na yung kinang ni Eli. Magaling sanang leader, di ba? Potential sana na miyembro. Nawala yung kinang. Yung antas na, di ba? Nawala. Evil dealings ang nakalagay eh.
Kaya si Samuel, lumaki doon kay Eli. Tingnan mong karakter niya. Lord, I will serve you. Kaya ang sabihin ng Panginoon, magbibigay ako ng isang maayos na priest. And it was the time na si Eli, nung malapit nang mamatay, si Samuel na po ang pumalit. Dahil nakikipag-deal na ang Diyos kangino kay Samuel. Eh dapat nga kung totoosin, kasi di ba, during that time, pagka Levite ka or priest ka, dapat itong si Hophni si Phinehas namatay na dun sa loob eh. Kasi hindi ka naman makakapasok dun dahil Holy of Holies yan eh. Oop! Para kang yung sapatos na may ilaw, di ba, pag gaganong ka. Di ba? Evil dealings. At ang sabi pa po doon, now my sons, for it is no good report that I hear. You make the Lord's people to transgress. Abay, kayo pa naging dahilan kaya nagkasala itong mga ito. Sa halip na dapat ay ano, puro, di ba, maayos, maganda, yung matatanggap ko na offer, eh dahil na-corrupt nyo, di ba, napahiram pa ng hindi maganda. At ang pinagmulan, yung magkapatid. It was Hophni and Phinehas. Huwag po kayo magpapangalan ng anak. Kung sakaling kayo magpaplano magpamilya, huwag kayo magpangalan ng anak na ganyan. Opo, puro curse ang tinanggap nito. Opo, nakakakilabot po yung sa mga susunod. Pwede po kayong kumain ng hopya, okay lang po yun. Tsaka magsuot ng chinelas. Hophni and Phinehas. No good report. Yung bang nakaupo kang ganyan? Eh, ganda maga po. Nandiyan ba si Lester Jason Saavedra? Eh, ako po yun. Ano po ba may paglilingkod? Eh, yung kapatid niyo po na si Junel Saavedra po eh. Nasa barangay po eh. Pinili po yung, ano ba yun, yung pito ng motor. Kasi nakita po na kulay ginto. Di ba? Nakuha ng mangga, 10 kaing ba yun? 10 kilo. Hindi raw nagnakaw. Pero kinulong. Di ba? Sa halip na namamahinga kang ganyan, nagkukuyakoy ka, nanonood ka ng TV, umiinom ka ng malamig na RC. Mawawala yung kung magandang kondisyon ng, di ba? Nangiintindihin mo, problema. May mga anak, bakit yung pinagagawa yan? Hindi lang isang beses, maraming beses. Ito po mga kapatid, yung susunod nating verse ay medyo sensitive. Tingnan po natin. 1 Samuel chapter 2 verse 34. And this shall be a sign unto thee. Ito po yung kinakausap na ng Diyos. O yung dealing ng Panginoon doon sa pwedeng mangyari. Ito po. That shall come upon thy two sons, Hophni and Phinehas. On Hophni and Phinehas, in one day, they shall die, both of them. Ano po ang sabi ng Diyos? Dahil ginawa niyo yung mga bagay na kasuklam-suklam na yan. Meron pa nga po doong verse eh. Ang unang talagang binanggit eh, yung tatanggalin yung father eh. And it was Eli. Kaya nangyari po, namatay po itong magkapatid. It was chapter 4. Nakuha pa ng mga Philistine. Diba? Yung sa may tabernacle. Dahil, oo po, yung ark. Kasi alam natin, mga ano yan eh, mga treasury yan. Apo, kaya nga diba yung kila Solomon, mga ginto, mga ganyang mga materyales. Nakuha pa ng mga Philistine. Oh. Bakit? Dahil doon sa magkapatid. Na sana pwedeng hindi ganun ang mangyari. At mga kapatid, tingnan nyo po, namatay yung buong banggit eh. Dahil doon sa mga pinagagawa nila na hindi maganda. Samantalang itong si Hannah, ay ano, lumalaki si Samuel na nandoon sa may tabernacle. Sabi oh, yung kinagiliwan si Samuel ng Diyos at ng mga tao. Bakit po? Kahit na si Eli ang nagpalaki kay Samuel doon sa may tabernacle o doon sa may congregation, iba pa rin ang naging buhay ni Samuel eh. Opo. Kaya choice po natin kapatid, yung ating sariling maturity.
Wala po yan sa lugar. Kahit daling kayo sa sorsogon ng Panginoon, kahit daling kayo ng Panginoon sa ibang bansa, ang paglago nyo nakasalalay sa inyo. Pero kailangan nyo ng salita ng Diyos. Di ba? Both of them. Eh nung kinakausap ng Panginoon itong si Samuel, hindi mapakali si Eli. Ano ba kasi sinabi sa'yo ng Diyos? Sabi mo sa akin yung totoo. Kasi hindi na alam ni Eli yung pwede mangyari eh. Ano sabi sa kanya? Sabi mo sa akin yung buong sinabi ng Diyos. At ang sabi ni Samuel, mamamatay daw po kayo, pati yung dalawa niyong anak. And it happened there. Namatay si Eli at namatay din yung dalawang anak. Kaya ang sumunod na noon, si Samuel na. Kaya, di ba? Kaya siya na nga nag-anoint kay Saul eh. Hindi na si Eli eh. Hindi na niya inabutan yon. Both of them namatay. Yung si Ananias at si Sapphira na hindi lang nagsabi ng totoo, namatay eh. Eh ito, kasuklam-suklam, yun ang term eh. Pero alam niyo mga kapatid, napakabuting pa rin ng Diyos. Dahil tayo ay nasa grace period, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, nasabi doon, "And he said unto me, my grace is sufficient for thee." Diba? Sufficient eh mga kapatid. Walang biyaya sa atin ng Diyos na ano, hindi niya binigay sa atin. Yung salvation na nga lang na dapat tayo ipapako eh. Hindi tayo napako eh. It was only Jesus Christ. Kaya kung ikaw hindi nakakatiyak ng kaligtasan mga kapatid, may biyaya ang Diyos para sa atin. And that is salvation. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong reliyon. Hindi mo kailangan maging matalino, maging mayaman, maging magaling. It is only Jesus Christ. And you need our salvation. Kasi papunta tayo sa impyerno. Di ba? For my strength it's made perfect in weakness. Sa mga panahon kapatid na tayo nanghihina, tayo may limitasyon, tayo ay dinadagukan ng mga pagsubok, ng mga balag ng alanganin. Ano dapat at sino dapat ang lagi nating nare-recognize? It is God. Lalasunin ka ng mga nababasa mo sa Facebook na yan. Masasaktan ka sa mga yan. Hindi mo kailangan yan. Hindi ka lalago dyan. Hindi ka matututo dyan. It is God. For my strength is made perfect in weakness. At lahat po tayo weakness. Talagang kailangan po natin ng Diyos. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Galing ni Paul. Di ba? Sa lahat ng mga pinagdaanan niya. Kaya nga, tingnan niyo, alam mo yon yung buhay na patutuo na binabanggit ni Pablo kasi naranasan niya eh. Bakit niya kinaya? Hindi naman magaling si Pablo eh. Kasi hindi naman puro laging talino kailangan natin mga kapatid para lumago. Di ba? Minsan, nagiging mayabang lang tayo dahil sa talino natin. Pero balik-balikan natin yung basic. And what's the basic? It was because of the grace alone. Amen. Dahil lang yan sa biyaya ng Diyos. Amen. Third point, teaching through God's Word. Teaching through God's Word. At sabi po dito, 1 Samuel chapter 3 verse 19. And Samuel grew. Lumalaki po itong si Samuel na siya ay nandun sa apo na kay Eli, nandun sa may tabernacle. And the Lord was with him. Kinagigiliwan na ng Diyos itong si Samuel dahil maayos yung kanyang pamumuhay. And did not let none of his words to fall to the ground. Ang ganda ng karakter ni Samuel, mga kapatid. Ang maganda palang karakter, o ang best karakter, kapag ka ikaw ay dumadalo ng gawain ng Diyos, parang kang kumakain ng pakbet. Hindi pwedeng ang gusto mo puro okra. At hindi naman din pwedeng laging puro kamote. Baka mamaya umutot na lang tayo ng umutot. Minsan kailangan natin talaga ng sitaw. Kahit na tayo ay madalas nirarayuma. At sa ayaw at sa gusto natin, ganun din, kailangan din po natin ng ampalaya. At ang magpapalago po sa atin, yung salita po ng Diyos. Ito lang po. Young people, pwedeng ikaw ang pinakamatalino sa science. Pwedeng ikaw ang pinakamagaling sa math. Pwedeng ikaw pinakamagaling sa English. Pero alam mo,
Lahat ng yan, wala yan sa harapan ng Diyos. Ito ang kailangan mo sa buhay. Wala nang iba. At mga magulang, ito po ang ituro natin sa ating mga anak. Okay yun, maging responsable tayong magulang. Pero bago maging responsable yan, ito po. Ito ang magtutumpak sa mga anak natin. Ang salita ng Diyos. Amen. Dahil ito, wala nang kulang dito. At lalong wala ding sobra. Tama po. Kaya po, isa lang po ito eh. Right. Teaching through God's Word. At si Samuel, from time to time na nakakarinig siya dahil lumaki siya dun sa tabernacle, iniingatan niya yun. Yun ang nagpalaki kay Samuel. Hindi yung pagalit. Hindi yung sermon. Diba? At ang laging sinasabi sa atin, diba? Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa mga panahon na madilim, no, yung lalakaran mo, may bubog pala, may palaka pala dyan, may ahas pala dyan, may bangin pala dyan, meron palang jackpot dyan. Diba? Merong pending na kung anong matatapakan. Eh kung wala tayong pinangawakan ng salita ng Diyos. Diba? Mahirap pong maglakad sa buhay na wala tayong guide. At kailangan po natin ng salita ng Diyos. Pwedeng si Hophni at si Pinehas alam yung salita ng Diyos, pero hindi pinamumuhay yung salita ng Diyos. Walang silbi ang magagaling na mga preacher, ang mga talented na mga preacher, speaker. Sabi nga isang preacher, alam mo kung ano naglalast? Yung discipline. Pag hanggang ngayon, takot ka sa discipline, walang dahilan para kayo lumago. At dyan po tayo pinalaki ng ating pastor sa disiplina. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos kasi ito magdidisiplina sa atin. Pag lumalaki na ulo natin, kailangan natin ang salita ng Diyos. Pag yumayabang tayo, kailangan natin ang salita ng Diyos. Pag may nararating tayo, kailangan natin ang salita ng Diyos. Wala tayong nararating, kailangan natin ang salita ng Diyos. Lamp unto my feet and a light unto my path. Our action justifies our character. And we need to act. Hindi po ako nangangampanya. We need to act. Acknowledge God in everything. Confess our weakness to God. And teaching through God's Word. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Lord, may character po kaming nasubaybayan at nakita. Lahat kami dito, Lord, hindi perpekto. Lahat kami rito, Panginoon, pwedeng mangyari sa amin yung nangyari dun sa magkapatid. Pero, Panginoon, fair din naman po ang Bible. Nandun din naman po si Hana, Panginoon, na inoper yung kanyang anak. Na lumaki, Panginoon, dun sa may paana ni Eli. At talangin namin, O Diyos, na kayo ang patuloy naming makita, Panginoon. Lord, sa paglakad po namin ay makita namin ang inyong biyaya. Makita namin, Panginoon, ang inyong kabutihan. Sa umagang ito, mga kapatid, load po tayo sa harapan, load tayo sa ating kausapin natin ng Diyos na, Panginoon, hindi ko kayang iperfecto ang buhay. Pero pwede kaming maglakad dun sa kalooban nyo. Kung yan ang panalangin, Lord, po tayo, mga kapatid. Thank you.
pagpapala naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Lord, kayo po ang siyang nangaral. Nakita namin, Panginoon, yung biyaya niyo po. Doon sa may dalawang magulang, Panginoon, na nagkaroon ng magkaibang direksyon ng anak. Lord, parehas pong pwede mangyari sa amin yon. Salamat po sa paalala niyo. Kami man ay nasaktan, Panginoon, may dalawa kaming pagpipilian. Kami ay nasaktan na nagtampo, kami nasaktan na nagbago. Kailangan po naming lumago, Panginoon, sa mga panahon na kami nasasaktan. Salamat po sa inyo pong lahat ng biyaya, kaluwalhatian at kadakilaan. Po ang aming papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.